sa ating lahat dyan, mga kamamsi ko, narito na naman po tayo at meron na naman tayong i-share sa inyo na ito po ay minsan ko na rin pong na-share ito sa inyo, mga mamsi, pero gusto kong i-share sa inyo para inyong maalala at ito po ay pinaka mabilisan lamang po itong gawin natin, mga mamsi. Naalala nyo ba, mga mamsi, or nakakita na ba kayo ng mga suha dyan, mga mamsi, yung alam nyo ba yun yung pinanghahalo natin sa kapag gumawa tayo ng kinilaw, mga mamsi? Ang ating pinakapaborito yan, Pilipino pod yan, mga mamsi. Itong ating suha na ito, mga mamsi, ay sa ibang bansa katulad ng mga Chinese, yan po, mga mamsi, ay para sa kanila. Ito po ay naghahatak ito at nagdadala ng kasaganaan para sa kanila at swerte ang hatid nito para sa kanila. Ang suha na yan, mga mamsi, ay sa kanilang bansa, sa kanilang mga sarili, mga mamsi, ay ginagawa nila yan, mga mamsi, nilalagay nila yan sa kanilang mga sasakyan dahil pinapaniwalaan nila, mga mamsi, na kung meron sila nito, yan po ay iniiwas sila sa kahit anumang mga aksidente or halimbawa din, mga mamsi, meron silang mga business na gusto nilang ma-close, yan po ay dinadala nila yan, mga mamsi, ininalagay nila yan sa kanilang mga sasakyan. Dahil pinapaniwalaan nila nga na ito po ay ang hatid ay ang swerte sa kanila, mga mamsi. At hindi naman din pahuhuli ang ating limon, mga mamsi. Ang limon na ito, mga mamsi, ay sa iba't ibang lugar ay ginagamit din nila ito upang humigop ng mga negative energy sa loob ng kanilang tahanan. At ganun din po, mga mamsi, ito rin po ay may dalang swerte dahil po ito po ay mayroon siyang, ito po ay pamilya ng mga orange dahil at ito nga din ang mga orange na ito, mga mamsi, ay pinapaniwalaan din nila na kapag mag-display kayo nito sa inyong lamisa or hapagkainan na kahit na mga ilang piraso, mga mamsi, limon man or orange man, mga dalandan or kung ano man yan, mga mamsi, yung mga mabibilog na ganito, mga mamsi, ay pinapaniwalaan nila na ito po ay naghahatak ng kasaganaan para sa kanila. At pero ngayon, mga mamsi, nasabi ko lang po ito dahil siyempre nakita ko na rin po ito. Gusto kong malaman ninyo ang marami kayong malalaman tungkol sa ating mga limon or sa ating mga orange, mga mamsi. Ito pong ating orange ay itong ating limon na ito, mga mamsi, ay sa ibang lugar, mga mamsi, hinahati nila ito ng dito, mga mamsi, sa pinakaulo niya. Hinihiwa nila yan ng pakros, mga mamsi, pakros. At pagkatapos ay nilalagyan nila ito ng asin sa gitna. Hanggang dito ang paghati nila, mga mamsi, para mabilis nilang lagyan dito ng asin na rock salt. At pagkatapos nito, mga mamsi, ay pagkatapos, halimbawa kayo na po ang gumawa, mga mamsi, ay ilagay nyo po ito sa kahit sa center table o kaya naman sa hapagkainan ninyo, mga mamsi. Kung may mga fruits doon, mga ibang kasama niya, mga mamsi, pwede nyo po ito ipatong doon. O kung hindi naman, kung wala naman, mga mamsi, ay kumuha kayo ng yung ating platito, mga mamsi, at paupuin nyo po ito doon sa ating platito at lagyan po din ng asin ang kanyang paligid, mga mamsi. Dito po ay sinasabi nila na ito po ay naghihigop ng mga bad energy sa ating tahanan. At pagkatapos, ito namang limon na ito, mga mamsi, bilang pangpaswerte, siyempre humihigop din po ito, nag-a-attract din po ito ng kasaganaan para sa atin. At ang asin ay nag-aalis ng mga negatibong enerhiya na nakatira sa ating tahanan. Kung kaya pinapaniwalaan nila, mga mamsi, na ito po ay effective po na pwedeng humigop ng mga bad energy sa ating tahanan. Kung kaya yun ang paraan na paggawa nila, mga mamsi. Mamaya po ipapakita ko sa inyo kung paano yung paggawa din ng ating yung ating isa pang ano bang tawag niyon, mga mamsi, yung sinasabi ko kanina na hinahalo natin doon sa ating kinilaw.
Nakalimutan ko agad, mga mamsi, bago ko lang nga nasabi sa inyo. Basta't makikita nyo dyan, mga mamsi, sa ating video, makikita nyo pagkatapos nyan, makikita nyo yan, isasama ko sa ating video. Basta't ganun din po ang paggawa nito ng mga ating mga pangalis ng mga bad energy sa ating tahanan, mga mamsi. Ito at ang ating mga iba pang yung suha na yun, mga mamsi, suha ba yun? Basta't yung green nito, mga mamsi, may green nito na maliit siya. Hindi rin kalamansi, mga mamsi, basta't meron pang mas malaki sa kalamansi. Yun po ay pwede nating gamitin sa mga pag-alis natin ng mga bad energy sa ating tahanan, mga mamsi. At kapag ka nagawa nyo yun, pwede nyo pong ilagay yun sa gilid ng inyong higaan. Yun po ang pwedeng nating gawin doon, mga mamsi, upang maalis na po kung ano man ang mga negatibo sa ating kwarto or sa ating mga salas na yan, mga mamsi. Pwede nyo pong gawin yan sa tuwing Martes, Biyernes, Full Moon at New Moon. At pagkatapos, mga mamsi, tingnan nyo ang inyong ginagawa na yon. Kung halimbawa ay medyo nangitim-ngitim na siya, ay palitan nyo na po, itapon nyo siya kaagad at huwag nyo pong hawakan ang ating suha na yon. At pagkatapos, or kahit ito man ang ating gawin, mga mamsi, huwag nyo pong hawakan. Diretso nyo pong ibuhos sa plastic, kung humanap po kayo ng plastic, at ibuhos nyo po kaagad. Pagkatapos, isarado yung plastic at itapon kaagad ito sa basurahan. At pagkatapos naman, yung nilagyan natin na yung ating yung ating platito, mga mamsi, hugasan nyo, pero padaanan nyo muna siya ng tubig at huwag hawakan habang hindi pa siya dadaanan ng tubig, mga mamsi. Huwag hawakan yung asin na nandoon sa ating platito, dahil pinapaniwalaan din nila, mga mamsi, kapag ginawa natin yan, ang mga negatibong kanyang nahigop ay didikit muli sa ating katawan, mga mamsi. Kung kaya, iwasan nyo na huwag hawakan ang mga bagay na ating ginawang pangpahigop ng mga bad energy, mga mamsi. Dahil yan po ay hindi rin po maganda. Negative din po ang mangyayari sa atin. At pagkatapos nito, mga mamsi, kapag ka nagawa na natin yan, mga mamsi, pansinin nyo ang inyong sitwasyon. Dahil pinapaniwalaan na kapag ka ginawa or gumawa kayo ng mga ganitong mga pangtanggal ng mga negative energy, ang ating tahanan po ay magiging maganda at maaliwalas na siya, mga mamsi, hindi na katulad ng wala tayong ginamit na mga protection sa ating tahanan. Ang inyong samahan din po na mag-asawa, mga mamsi, ay magiging sweet din po kayo. At dahil ito po, mga mamsi, ay sinasabing tinatanggal niya ang mga negative energy sa ating tahanan o kaya naman sa ating sarili. Kung kaya, mga mamsi, minsan nga rin po, kapag kamaligo rin po kayo, mga mamsi, pwede po kayong gumamit din ito, mga mamsi. Hiwain niyo po ito. At ang kanyang tubig nito, mga mamsi, pwede niyo rin pong gawing pangbanlaw, mga mamsi, kahit sayang, mga mamsi. Dahil siyempre, ang tubig nito, mga mamsi, pwede nating inumin dahil ito po ay mayaman sa vitamin C din po, mga mamsi. Pero kung kayo po ay parang inalat-alat or parang napansin ninyo na parang napakabigat ng inyong pamumuhay, yan po ay wag na natin po itong panghinayangan, mga mamsi. Dahil ito po rin ay nag-aalis din po ng mga nakadikit sa atin na mga bad energy sa ating katawan. Kung kaya gawin nyo po ito, mga mamsi, ganun din po sa araw ng full moon, new moon, o kaya sa Friday ng umaga or Tuesday ng umaga, doon po kayo maligo at haluan ninyo po dito at lagyan nyo po ng konting asin ang inyong pangbanlaw. Ito po ang magiging pangbanlaw ninyo, mga mamsi, sa inyong katawan. Dahil kapag ka, wag na po sa ulo, mga mamsi, dahil ang ating buhok baka madry. Baka sisihin ninyo ako. Kailangan sa katawan lamang, mga mamsi, sa ating mga kamay at sa ating basta't katawan, buong katawan natin, mga mamsi, at mga paa. At pagkatapos nito, mga mamsi, ay siyempre, katulad ng sinasabi ko, kapag ka nagawa nyo na po ang lahat at ito po ay nangitim na doon sa paglagay natin ng asin,
yan po ay itapo natin ng diretso at huwag na po nating hawakan para wala na pong didikit ng mga negative energy. At hanggang dito na lang po tayo mga mamsi. Sana ay nagustuhan nyo ang video ito. At please like, share, and subscribe. At maraming salamat sa inyong lahat at sa inyong oras. God bless po.